Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, pag-uusapan natin ang basics ng car electronics. So kung wala pa kayo masyadong alam pagdating sa electronics ng inyong mga sasakyan, ang video na ito ay para sa inyo. Kaya bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Okay guys, bakit ba dapat ninyong matutuhan ng mga basics sa car electronics? So kung car owners kayo o car enthusiast kayo katulad ko, napaka-importante na alam ninyo yung mga components na nagpapatakbo sa sasakyan may kinalaman sa electrical system. Kasi baka dumating yung panahon na kailangan ninyong mag-upgrade, di ba? Meron kayong mga dinadagdag sa inyong sasakyan tulad ng busina, car audio, lalo na yan, di ba? Yung mga bumbilya ng inyong mga sasakyan, pinapalitan ninyo, at marami pang iba. Kailangan ninyong isaalang-alang ang electrical capacity ng inyong sasakyan. Kung kaya ba niyang suportahan yung mga accessories na iyon. Kaya napaka-importante na matutuhan ninyo, malaman ninyo yung mga basics ng car electronics. So, pag-usapan natin ngayon yung mga component na iyan. Yung apat na basic component na dapat ninyong matutuhan pagdating sa car electronics. Ang una ay alternator. Okay guys, nandito ngayon tayo sa engine bay ng Montero Sport ko. So, siguro nakikita nyo na yung alternator nito. O alam nyo itsura ng alternator. Kasi lagi ko namang tinuturo yon sa mga DIY videos ko. Ang alternator ng Montero Sport ay nasa ilalim. Pakita ko sa inyo. Ayun, nakikita nyo ba yan? Yan, nasa ilalim siya. Yeah. Pakita ko sa inyo yung sa Hyundai Accent. Since front wheel drive to, nasa likod din yung alternator niya. Yan, pero kita dito. Yan, yan yung alternator. Yan. So ano ba ang role ng alternator? Yung alternator ang gumagawa ng boltahe para sa mga electrical requirements ng iyong sasakyan. Sa pagtakbo ng sasakyan, pagtakbo ng mga accessories, di ba? Marami tayong accessories tulad ng radyo, aircon. Yan. So ang nagbibigay ng boltahe diyan ng kuryente ay ang alternator. Yan. Kaya napaka-importanting parts ng electrical system ang alternator, guys, no. Yan. So makita niyo dito, guys, alternator na ito. So meron siyang pulley, ano? Kita niyo ba? Yan yung pulley. Nakadugtong yan dun sa iba pang mga components na sasakyan tulad ng power steering, compressor, di ba? So, habang tumatakbo yung sasakyan, gumagawa yan ng kuryente, no, ng boltahe, no, para ma-power niya, no, ma-sustain niya yung electrical needs ng sasakyan. Ngayon, sa Montero Sport, ang alternator ng Montero Sport ay maliit lang, 90 amperes lang ang capacity niya. Ngayon guys, sa loob ng alternator, merong tinatawag na electromagnetic induction. So yun yung nagbibigay ng alternative current, AC. Kaya siya tinawag na alternator. Kung hindi nyo alam, may dalawang klase ng current. Yung isa, alternating current, at yung isa, yung direct current, yung DC. So ibig sabihin guys, ang alternator natin ay nagpo-produce ng alternating current. Ngayon, meron din siyang tinatawag na diode circuit. Ano ba ang ginagawa ng diode circuit na yun? Yung diode circuit ang responsable para i-convert yung alternating current into direct current. So, ibig sabihin guys, kapag nakapag-produce na ng direct current ang alternator natin, yun yung nagbibigay ng kuryente sa ating baterya. Kumbaga, chinacharge niya yung ating baterya. At yun ang nagiging power source ng ating buong sasakyan. Sa madaling salita, ibig sabihin ang alternator ang ating power plant. Sinabi ko kanina guys na ang output ng alternator ng Montero Sport ay 90 amperes. So ibig sabihin, may mga alternator na iba't iba ang sizes, iba't iba ang amperahe.
So, meron kayong mabibili sa market o yung ibang mga sasakyan, mas mataas ang pera, yung iba naman mas mababa. Iba-iba. Depende sa sasakyan at depende rin sa pangangailangan mo. For example, merong mga 200 amperes at meron pang mas mataas, 400 amperes. Kasi kailangan nila sa audio system nila. Kailangan nila sa iba't ibang mga accessories. Kaya depende sa pangangailangan ng car owner. Pero kung ang stock ang pag-uusapan, yung factory alternator, depende yun. Usually, mababang amperes lang. Kaya kung gusto nyo mag-upgrade ng electrical system, ang unang-unang i-consider ninyo ay ang alternator. Okay guys, ang ikalawang pinaka-importanting component ng inyong sasakyan pagdating sa electrical system ay ang baterya. Nasabi ko kanina na yung alternator ang nagpo-produce ng kuryente. At yung kuryente ngayon ay nai-store naman dito sa ating baterya. So baka may tanong ninyo, bakit kailangan pa ng baterya? Kaya nakapagpo-produce naman ng kuryente ang alternator. Well, hindi nyo may start ang inyong sasakyan kung walang baterya. Kailangan talaga ng baterya. Actually, pwede nga ninyong magamit ang inyong sasakyan, yung mga accessories niyan, kahit naka-off ang makina. Kasi yung baterya mismo ay merong kuryente. Pero kailangan niyang ng continuous charging. Kaya tayo merong alternator. Yun yung talagang nagbibigay ng kuryente sa baterya at sa ating buong electrical system. Kaya nga sabi ko kanina, power plant ang ating alternator. Siya yung pinaka-power source. So ibig sabihin guys, kahit na standalone yung battery, kaya niyang start yung sasakyan, no? You can power up the starter, yung radio ninyo, aircon ninyo, etc. Kaya meron naman mga sasakyan, di ba guys? Kung nakita nyo na sa mga car show, yung mga matitindi ang audio system, mapapansin ninyo, dalawa, tatlo ang baterya nila. Para makuha, yung ma-meet yung demand dun sa kuryente na yun. Kasi nga, sobra-sobrang watts yung kailangan dun, sobra-sobrang amperahe. Kaya kailangan ma-meet yung demand na yun. Kaya nang ginagawa nila, nagdadagdag sila ng mga baterya para masuportahan yung electrical system, para maging stable siya. Pero, hindi basta-basta ganun yun. Bakit? Kasi kapag ang pinuproduce ng baterya na boltahe ay hindi na naibibigay ng inyong alternator, magbibigay yun ng malaking strain dun sa electrical system ninyo. Baka mag-short circuit yun kasi hindi na kayang mag-produce ng alternator ng sapat na boltahe para sa inyong mga baterya. Kaya hindi dapat kayo maglagay ng maraming baterya kung ang alternator nyo ay stock o factory pa. So anong dapat nyong gawin? Ang una nyong gagawin dapat ay mag-upgrade din kayo ng alternator ninyo bago kayo magdagdag ng mga baterya. Ang katlong components guys na napaka-importante pagdating sa electrical system ninyo ay yung mga wires, no? Tsaka yung body ground. Kaya kung napapansin ninyo sa inyong engine bay, may mga maninipis na wire, meron din makakapal na wire. Ang tawag doon gauges. No? Depende sa demand ng accessories na ginagamit ninyo. Ngayon, dito sa ating sasakyan, para makumpleto ang circuit, no? Yung positive, papunta sa ground. Kaya tawag na negative. Pakita ko sa inyo. So dito sa ating Montero Sport, andito yung pinaka-charging wire ng ating alternator. Ito yung sa positive ng alternator, papunta yan dito. Sundan natin. Punta yan hanggang dito. Yan. Yan. So nakita nyo, papunta dito sa positive terminal ng ating baterya. So para makompleto yung circuit na yan, kailangan niyang makonekta sa ground. Yan, sa negative terminal ng ating baterya. So pagdating naman sa negative terminal, kailangan niyang makonekta naman dito sa ating body ng ating sasakyan. So kung mapapansin ninyo, dali lang, kunin ko yung aking flashlight. Aking light. Yan. So, heto nyo, nakakabit siya sa body ng sasakyan, sa chassis. As a ground, diba? Siyempre, kung mag-ground kayo, gagamit kayo ng ground, hindi basta-basta any metal na lang. Kailangan bare metal siya at part siya ng body ng sasakyan. Yung iba nga naglalagay sa chassis eh. Sa ilalim. No? So, napansin nyo dito, guys. Yan, itong wire na ito, medyo makapal, ano. Kung di ako nagkakamali, yan ay 8 gauge wire.
So ito naman, makita nyo dito. Ayan. Ito naman ay, kung di ako nagkakamali, 18 gauge wire. Sobrang nipis na niya. Ayan. So ito ay 14 o 12 gauge wire. Ayan. So iba-ibang wires. Ngayon, sa kapal ng wire, mas makapal, mas maganda kasi mas nagpo-flow yung current doon. No? Kaya yung iba, na ginagawa nila para maging stable yung electrical system nila, nag-upgrade sila ng mga electrical wires nila, yung tinatawag na Big 3. Yan. Tatakal ko rin yan sa ibang video, no? Baka mag-install din tayo ng Big 3 kapag ka nag-install na tayo o nag-upgrade na tayo ng ating stereo. Stereo guys, tsaka audio. Kaya, napaka-importante na mag-upgrade din kayo ng inyong electrical system at tunahin ninyo itong mga wires ninyo. Ngayon, kung gusto nyo mag-upgrade ng ibang mga components ng inyong sasakyan, for example, yung busina ninyo, babaguhin ninyo, yung ilaw ninyo, dagdag kayo ng speakers, subs, no? Magdagdag kayo ng mga dalawang ampli, o kailangan nyo palitan yung inyong alternator. Pagpalit yung alternator, magdagdag din kayo ng baterya. Yan. So, pang professional na yon, kung hindi nyo alam gawin niyon, mas maganda na humingi kayo ng tulong ng isang professional na electrician na nagsisetup talaga ng sounds at iba pang mga components, accessories na sasakyan. So, yun ang pangatlong component, yung wires natin tsaka yung body ground. Pero meron pang isang component ng sasakyan, electrical components, na minsan ay na-overlook. Ano ba yan? So, bukod pa sa baterya, sa alternator, sa wires natin, ang isa pang napaka-importanting components ng electrical system ng sasakyan ay syempre yung ating mga fuses. Yan. So, iba't iba ang fuse na matatagpuan ninyo sa inyong sasakyan. So, ito yung regular fuse, ito yung mini fuse na tinatawag. Yung iba, tinatawag ANL fuse, ginagamit sa mga audio, sa electrical system din. Tapos, iba't iba, maraming mga fuse. At ginagamit talaga ang fuse sa mga appliances. Makita nyo yan, yung mga fuse na yan. So, makita nyo dito sa sasakyan, ito yung fuse. Mayroon fuse box dito. Pakita ko sa inyo. Yan. So, at yan yung ating fuse box sa engine bay. Meron din sa ating driver side. So, ano ba ang role ng ating mga fuse? So, ang role ng fuse natin, itong mga fuse na ito, ay para ma-break yung circuit na yon. Diba? Ang sabi ko kanina, dinidistribute ng mga wires yung ating kuryente papunta sa baterya papunta dun sa mga accessories natin. For example, yung bumbilya natin, yung electric radio natin, yung ating aircon, no, para hindi maapektuhan yung mga components na yon kapag nag-short yung circuit, 'di ba? Ibig sabihin na bumaba yung demand ng voltahe o tumaas para hindi masumabog, hindi mag-create ng fire, meron tayong mga fuse. So ito muna yung unang mapuputol, no? Mabo-blow up. Yan, kita nyo ba? Kita nyo ba yung yan? So, pag nag-blow up yan, ibig sabihin na-save yung inyong circuit system, no? Hindi siya magkakreate ng fire kasi naputol na siya. So, napaka-importante na meron kayong mga fuse sa inyong electrical system. Kaya kung mag-upgrade kayo, modify kayo, tanungin nyo dun sa gumagawa kung anong ang dapat na fuse na gamitin, kung ilang amperahe. Okay guys? So far, yun lang yung mga dapat ninyong matutuhan, may kinalaman sa electrical system ng inyong sasakyan. Alright guys, so yun yung mga information na dapat ninyong matutuhan pagdating sa car electronics. Siyempre, pwede naman kayo mag-upgrade kung gusto nyo. Pwede nyong i-upgrade ng alternator, baterya ninyo, ganun din yung mga wiring ng inyong sasakyan. Depende sa preferensya ninyo. Ngayon, kung gusto nyong dagdagan, meron kayong opinion, suggestion sa video ito, sa topic na ito, pag-isuyo na mag-comment kayo sa baba. Okay guys, so sana natuto kayo dito sa video ito na gusto ninyo. So yung i-like ito, mag-subscribe kayo at ganun din, pa-click yung bell icon. Maraming salamat guys, sa ulitin.